At ito ang teleradyo serbisyo at radyo 630 ang puntahan ng bayan, kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 9:01 ng gabi. Oh. Ang hottest issues sa entertainment. Ang juiciest chikas sa mga paborito mong stars. Ang mga usong diskarte na pwedeng pagkakitaan. At mga racket na kayang-kaya mong matutunan. Ito ang programang Pag-iisahin ang Show at Business. Showbiz Sideline. Nasa sentro ng kita at chika sina Owl Pass at Jaiho. Showbiz Sideline. Sa Teleradyo Serbisyo at Radyo 630. Happy Monday, September 9, 2024. Ang oras 9:02. Heto na, nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po, si Jaiho. With Papa A, Owl Pass. Dito lang sa Showbiz Sidelines. Alas 9 na naman, oras na para pakinggan ang palibagong chikahan na kung anong mainit na kaganapan. Dito sa radyo sa East 30, tutog ang tengat mata. Apitid sa kinang ng mga tala, may kasama pang things for you, diba? Mama Jaiho, ano bang ganap sa favorite artista ko? Papa Owl Pass, ano ba ang pwede pong side hustle mo ka? Magandang Monday evening po sa lahat ng mga kaserbisyo natin all over the world. Siyempre, sa lahat ng mga love nating mga kaserbisyo na gabi-gabing tumututok sa ating programa, ang mga kuya mong boy na mga tsuper at ang mga ati mong girl na mga namamasara rin, at sa lahat po ng ginagamit ang kanilang mga transistor radio at nakatutok sa 630 kHz sa AM band. Maraming salamat po. Ito na po kami, Lunes na Lunes. Siguradong siksik, liglig at naguumapaw na chika ang hatid namin sa inyo. Ako po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, Jaiho. Cute evening po mga kaserbisyo. Ito naman po ang programang pinagsanipwersa ng Showbiz Chika, at malalaman din mga kinikita ng mga sumu-showbiz dyan, yung mga side hustles. Diba kompletos, Ricardo? Showbiz Sidelines nga po. Ako naman, si Papa Owl Pass. Nako, the ever lovable. Tumutok lamang po kayo kasi special din ang episode natin at guest natin ngayon. Bukod sa mga pasabog ni Mama Jaiho, kumusta ang weekend? Nako, ito masayang-masaya, Papa A. Nag-enjoy ako sa programa noong Sunday. Okay. Dahil live na nakasama natin sa Bongga Ka Jai, si Meg Imperial. Oh, yeah. Samantalang live naman via Zoom, mm-hmm, all the way from Cincinnati, Ohio. Oh, yes. Si Lizelle Gracie ang umawit ng husbandry. Hindi niya pinakita yung husbandry niya, pero kwento niya na parang after 5 years nung nag-LDR sila, yes, parang they both decided na dito ka na rin. Totoo. Medyo nga daw nag-struggle pa, sabi ni Rizel, kasi diba naabutan sila nung pandemya. So parang after nung medyo nag-open na yung mga borders, that's the only time na talagang, ay sige, laban ko na to. Malaking risk daw for Lizelle Garcia. Kasi syempre diba may career naman siya dito sa Pilipinas. She's from Pinoy Dream Academy Season 2, kasabayan po ni Bogoy Drilon. Yes. At ngayon happily married na siya sa Cincinnati, Ohio. Tapos sabi nga niya, okay pa naman ngayon na nakapag-settle down na kami ng asawa ko. Yung all settled na sila. Pwede naman daw siyang kunin sa mga racket sa abroad. Totoo. Mas okay na nga. Hindi na siya mahirapan kumuha ng mga performers visa o 102. Kasi residente na siya. Nandun na, yes, siya. Diba? Green card holder muna siguro. I don't know kung automatic na. Hindi pa naman siguro siya citizen. Parang
baka permanent resident or migrant. Parang ganun, Papa A. Na, kasi sabi niya, inayos na daw yung papers. Yes, green card. Tapos, if she decides na mag, ano na siya, citizenship, kaya mag-exam siya, mga ganyan. May mga proseso naman. Pero namimiss natin yan, napakagaling yan. Tsaka diba dati sa bahay talaga sila ni Bugoy, Drilon. Yes. Mga teleserye, kumakanta rin siya ng mga theme song. Yes, ganun. Tama. Oh. Diba? How about you, Papa A? How's your weekend? Napaka-fruitful din ng weekend natin. Siyempre, dinededicate natin yan. Bukod sa family, yung ibang mga activities natin sa community. Kaya yun yung ating ano, pang-relax-relax. Yan yung ating pang-energize truly, sa atin. Remarkable. Yun naman. Yes. Diba? Nag-travel ni Awel ka nung Sunday. Yes. Sa travel ni Awel naman, nakakatuwa yung live guest namin, yung maestrong layas ng Batangas. Ang ganda nung tunog niya pagiging Batangan niyo. Eh, ala, ang inay niya ay tuwang tuwa. Ay, kaibigan palaga siya ni ano, Kulot. Ay, si Kulot sa Showtime. Tsaka ni Joshua Garcia. Mga gayaan. Ang dami nila mga. Itinaguyod niya ang Batangas na kanilang lugar. Siya ay nasa bukid. Teacher. Ay? Teacher, ang ganda ng kanya. Ang dami niyang followers. 504,000 sa Facebook pa lang. Wow. Iba pa yung sa TikTok. Iba pa yung sa ibang platforms. Ay, kaigil. Multimedia. Yesterday, today, and tomorrow until next year. Tapos ganun. Next year. Sama-sama na yan. Tsaka syempre, yung iba pang mga lugar. Nilibot natin ang Luzon, Visayas at Mindanao. At pak na pak. Diba? May mga guest nating local vloggers from Luzon, Visayas, Mindanao. At hindi nagpahuli ang ating pambansang Lakwacheryon Teleradyo, si Kuya Alvin El Chico sa kanyang Travel Chico. O, di ba? Diba? Peru. Ay, Peru ang pasabog. Kaya Kuya Alvin ha, more entry. Mutya. Yes. Ayan, Mr. Mutya Doris. I miss you, Kuya Alvin and Ate Doris. Yes. Kasi di ba nung nag-ano ako, nagta-traffic update pumapasada sa umaga. Sa umaga. As Diyosa ng kalsada noon, sa gising Pilipinas Correct. Ako. So, nakakamiss silang kabanter. Miss you po, Kuya Alvin and Ate Doris. Siyempre, batingin natin, Papa A, napakarami rin nakatutok sa atin. Naabang na abang sila sa ating YouTube channel at Teleradyo Serbisyo. Nandiyan sina Ate Candy Villamor, of Hello. Course, si Tita Lina Ho, Oy. Ate Maria Dulce Orate, Oy. Si Braxy Nakatutok, si Altea F1979. Yeah. Nandyan din, syempre, ang ating mga avid supporters na sina Mabel de Diyos. Maraming maraming salamat sa pagtutok po sa aming YouTube channel. Tayo po sa kasalukuyan ay nasa, ano na tayo, 747,000 subscribers. Yes, go for 1 million subscribers. Subscribers tayo. Dati na ngampanya tayo. Go for 630,000 subscribers para sa Istrenta. 630,000. Ngayon, 747,000 na. Go for 1 million tayo. Tapos sa Ludo din po, doon sa pinagsasabay, alam mo yun, meron na silang YouTube, meron pa silang teleradyo doon sa kitchen nila. At yung radyo, doon sa sala at sa veranda, bukas pa rin ang radyo nila. Kaya ayun, paanda rin ang inyong mga transistor radio itutok sa radyo sa Istrenta. 630 kHz sa AM band. Truly, panoorin niyo rin po kami ha. Sabayang pwedeng pakinggan at panoorin sa Sky Cable Channel 26, sa 183 local cable channels nationwide, at ganun din po sa inyong mga Digibox. Mag-risk na po kayo at hanapin ang Prime TV. Ayan, nakakasabi lang. Oo, diba? Nakakasabi lang. Bukas na lang daw. Bukas. Ganun na nga. Oo. Ibatingin ko lang pala, belated happy birthday kay Timothy Kirth Antanasio, kay Kai, one of my students from LPU Manila. Belated happy birthday! Nagmamabati siya kasi hinanap niya yung ano, greetings ko sa kanya yesterday, Sunday. Sabi ko, hindi, sa Monday na lang sa showbiz sidelines. Happy birthday! Di ba pag ganyan, ako nung elementary, nanay ko lagi magluluto ng pansit, saka spaghetti. Ng lumpiang Shanghai. Ang sarap ng lumpiang Shanghai. Lumpiang Shanghai. May kakaiba, mayroon siyang kinchay. Yun yung masarap, tsaka singkamas. Malasa. Masarap. Tapos maraming karne. Totoo. Yun naman yun. Ayan, ako, mukhang ginutom na naman po ang mga kaserviso natin sa naging chikahan sa lumpia Correct. Na may kinchay. At sa tingin ko, mami, ang gabi may kakain naman kami, chuchubis na naman. Ano taba ako nga eh. Hindi ko pansin. Totoo ba? Hindi alata. Zoom out nga po. Sabi nga ni Kuya, Alvin El Chico. Oo, di ba? Pero syempre, hindi pwedeng mawala on a Monday dahil gabi-gabi naman po yan. Always ibinibigay natin ang mga latest na ganap sa mundo ng showbiz. Chika mo na? Chika mo na? Kita mo na? Kita mo na? Showbiz Sidelines!
Heto na po ang mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz, not only in the Philippines, but of course, updated rin po dapat tayo sa mga ganap all over the world. Unahin na natin, Maroon 5, balik Maynila para sa concert. Magbabalik Maynila nga po ang American pop rock band na Maroon 5 para sa kanilang concert na gaganapin sa January 29, 2025. Ito nga po ay sa SM Mall of Asia Arena. Ang concert ay parte ng 2025 Asia Tour ng banda kung saan lilibot din po sila sa Japan, Indonesia, Kuala Lumpur, Thailand at sa Taiwan. Huli nga pong bumisita ang nasabing grupo sa Pilipinas taong 2022 para rin sa kanilang concert. Taray! Napaka-early ng mga pagbabalita natin about sa Maroon 5. Pero alam naman natin, pagdating sa ticket selling, once na available yan papaawil, yung mga avid fans talaga ay nag-uunahan yan. Oo. Good thing, unlike before, Papa A, talagang we are enjoying the perks of having it na pwede mo nang i-purchase online. Diba yung one click away, or hindi naman one click kasi may mga process eh. Ilalagay mo yung bank account mo. Tama. Ang iyong GCash, yung mga pag-ganon, or pay Maya, kung ano man yan, yes. Diba? Ilalagay mo siya ng bonggam-bongga. So parang mas madali, kahit na nasa iyong tahanan ka, eh kung narinig mo to ngayon, fanay ka ng Maroon 5, ay aba, i-check mo na, baka available, kasi baka magkaubusan ng ticket. Alam mo naman, kahit na 2025 pa yun ng January, ngayon pa lang for sure, yung mga super duper fanatic talaga, mag-a-avail yan sila. Alam mo talaga, yung Philippines kasi, lalo mga Filipinos, worldwide, ang dami talaga tayo yung tinatangkilit ng mga foreign artists. Yes. At ito na nga Pilipinas, especially Manila, has become the mecca of foreign artists concert, holding their concerts dito, here. Oo nga. Concert. Kasi yung mga foreign artists pag pumunta dito, lagi talaga sold out, ganyan, marami talaga. Iba yung talaga. Pagsalubong, pagtanggap. Yes. Yes, tsaka kahit umulit-ulit, kita mo naman mga K-pop, lagi pumunta dito, yes. Yung kagaya ng Coldplay, ang dami-dami talaga dyan. Pero reminder lang po sa mga kababayan natin, kaservisyo, huwag natin kalimutan yung mga local artists, yes, natin. Good thing ang Beanie, 3 hours sold out agad yung dalawa, di ba? 3 days na ngayon, kaya nadagdagan na ika-third take, ano? At dahil dyan, huwag din po natin kalimutan ang ating one and only concert king, Martin Rivera. Martin Rivera, the king forever sa Smart Arenata Coliseum, September 27 na po yan. 42nd ay, anniversary. Ito na to. Yes, nako. I-sold out din po natin ang concert, September 27 sa Arenata Coliseum. Perfect. Ni Martin Rivera. 42nd anniversary niya yan. Ay, yes. Bongga yan. I'm sure yung mga mga titos, yes, titas na can afford na ngayon, yeah, bumili. Oo. Gano. Tsaka barka-barkada na yan, pamilya na yan. Grupo-grupo. Yun. Kaya yun. Welcome back din sa Maroon 5, syempre. Oo. At iba pong mga foreign artists kasi nagdadagdag ekonomiya din yan sa atin. Truly. Yeah. Favorite ko sa kanila yung ano, anong kanta nila favorite mo? Ang natatandaan ko sa Maroon 5, Papa A, nasa dulo ng dila ko kasi. Ay, nakakaloka naman. Pero dapat naman kasi kantahin. Ay, dapat para mas malaman mo, diba? Pero pag kinanta natin to, bukas siguro wala muna tayong programa. Tanggal na tayo. Hindi naman tayo tanggal. Ginagawa ko exercise dati yung moves like jagger nila. Ako yung ano, yung exercise. Sikat na sikat sa TikTok. Ano yun? Yung I'm at a payphone. Ay, ganyan. Go. Diba? Pumasok po ba sa 10 seconds? Hindi. Binilang ko, Papa A. Oo, maganda rin yung ano nila. She will be loved. This love. Ako yung mga ganong mga song nila. Mm-mm. Pagka ginawa mo siyang playlist, in fairness, lahat masasabayan mo nga. Correct. Eh, kasi syempre ako, ano, sa title, medyo nakakalimut ako sa dami na. Pero I can name that tune in 2 days. Ay, tara. Ang tagal. Nakatulog pa. Oo, ganun. Nanaginip. Tapos na. Laos na yung singer. Hindi mo pa nahulaan. Kasi nga 2 days. Mm-hmm. So, anyway, congratulations sa mga friends natin na Maroon 5 members. Yes. Wow, ang ganda eh. Nagkaroon yata yan ng movie. Sila ano, Billy Crawford yata, and Luis Manzano. Parang may ganun. Iba yun, Maroon 5 yun. Oh, katunog naman. Oh, tsaka 5 din. Sama sina John Sweet Lapus. Oh, yan. Of course, directed by Derek Wen Vidaramas. Oh, yun, diba? Ganyan. Nagkaroon pa yun ng sequel. Oh, diba? Nasundan. Yes, today. Truly. Yes. Eto naman mga kaservisyo, susunod, Break Up ni na Irwan Yusef at Ann Curtis, Usap-usapan. Boy. Naku, ano nga kaya ito, Papa A? Ako.
eto, bago natin basahin, as far as I can remember... I mean, backstory. Oo, as far as I can remember, Papa A, parang, di ba nga ang headline natin, naging usap-usapan. Yes. Marami kasi ng mga blind items sa iba't ibang mga platforms, mapa-social media man yan, sa radyo man yan, online man yan, or sa mga kaibigan natin mula sa panulat, di ba? Sa print, sa mga tabloids, newspaper, na di umano. Yan. Eh, etong si Ann Curtis daw at si Erwin Yusuf na mag-asawa, Papa A, ay dumadaan ngayon sa chika na di umanong break. Parang ganun ha. Yun yung backstory. Tapos parang ang chika, Papa A, base dun sa mga nabasa at nakita ko, parang di umano daw, parang spotted daw itong si Erwin somewhere abroad na may kasamang iba. Oo, pero yan po ay di umano ha. At yun, ayon po yun sa mga nakita, nabasa at narinig ko po. Pero this is it. Pinabulaanan nga po, ayan, ni na Erwin Yusuf ang kumakalat na chismis na hiwalay na sila ng kanyang asawa na si Ann Curtis. Sa isang social media post, in-upload nga po ni Erwin ang letrato kasama ang kanyang asawa na si Ann habang kumakain sa isang restaurant sa Singapore na may caption, "Mark safe." Sa comment section ay ibinahagi rin ni Erwin ang kanyang saloobin sa kumakalat na chismis tungkol sa kanila ni Ann. Hindi ani niya pala post ang dalawa ng picture nila sa social media dahil wala silang kailangang patunayan sa kahit na sino. Nagpaalala rin si Erwin na hindi lahat ng nakikita online ay tama at totoo. O, diba? At least sa kanila na nanggaling yun, importante yung side nila ay marinig. Actually, may mga naglalabasan tuloy ng mga dating mga videos nila, ganyan, ng kanilang closeness, na panood ko yung Tagalog-Tagalog. Kaya daw di marunong mag-Tagalog si Erwin Yusuf, di pinipilit mag-Tagalog niya si Ann Curtis. Pati yung salita ngayon ng Tagalog, sabi niya yung garlic, ano sa Tagalog, tsaka yung onion, garlic. Sibuy, garlic, ayan. Hindi ay, bawang. Ayan, garlic, sibuyas pa rin ang sinabi ni ano. Actually, kahit bawang. Naman di lang servant, I'm sure marami rin sa ating mga Pinoy nalilito correct. Sa sibuyas, bawang, garlic, and onion. Kaya diba? Sabi ganun ni Erwin, ayan, kaya hindi ako marunong mag-Tagalog kasi ang teacher niya, si Ann. So, nakita yung mga ganung closeness na biruan nila. Kaya nag-resurface yung mga ganyan. Pero, syempre, sana talaga walang katotohanan dyan dahil marami rin masasad. Totoo. At saka sa kanila namang galing dapat. Kaya at least diba, pinabulaanan at itagad. Nag-post sila at may caption nga like what I've said kayo na mark safe. Yes. Pero Papa A, parang one thing that I realized reading this parang balita, parang sabi ko nga no, sometimes yung mga blind items, especially if it's parang involve ang dalawang tao na halimbawa yan may pamilya, diba? Even if it's not true, pero pag halimbawa may ganong chikan about blind item, Papa A, malaki yung posibilidad talaga na ito ay hindi naman isang 1% na makaapekto, diba? Pero meron pa rin siyang ano, kumbaga parang may sugat. Diba? Kumbaga parang meron silang usok na pina dingas. Parang, parang syempre pag may usok may apoy, mga ganyan. Kaya pag may usok, either may nagba-barbecue. Ay, ano ba? Ganon. O kaya yung iba sinasabi na, ay, ayan na. Kahit chismis naman yan, parang half meant ganon. Tsaka yung iba, hindi na ni inaalam yung totoong istorya. Pag nakita lang yung title, yung ma-clickbait, ayun na. Paniniwalaan na kagad. Hindi nga, pero nakakasad. Kasi syempre, halimbawa ito, wala naman talagang issue. They're just busy doing their parang mga ganap nila sa buhay. Kanya-kanyang things nila sa buhay. Like, alam ko si Ann very busy siya ngayon kasi di ba yung teleserye ata nila, parang not sure if nag-start ng Romolio o nasa process pa rin sila ng mga look test or whatsoever. Yung it's okay not to be okay. Yes. Di ba yun yung kasama niya si Carlo Aquino, Joshua Garcia, ganyan. Oo, pero parang ang chika kasi, yun nga Papa A, parang magkaka-affect talaga na parang, what's this? Na ganito daw? Is it true ba? Kasi syempre, di ba, kahit ng mga artista yan, sabihin man natin na natutunan nila yung art of deadma. End of the day, syempre, mga tao din yan, di ba? Tsaka kahit paano, maapektuhan nila. Syempre, may issue ganito. Oo. Paano yan? Paano pag nakita sila in public, parang hindi na sila mag-act naturally. Yeah. Di ba? Ay, ganun kasi. Naturally. Naturally. Ganun. Swallow your esophagus lightly. Yeah!
Charing yung sobrang yun natural. Naturally. Para, kasi syempre, parang may mga tao. Hindi yes. na sila parang sila. Ganun, kahit paano, maapektuhan yun. Pero ako, alam mo naman ako, laging fan ng mga love team, lalo yes. ng mga couple. Tuwan-tuwa ako pag they cook together. Yes. Maraming natututunan. Lagi kaya ako nanonood ng vlog niya. Kasi alam mo yung patulog ka, luto-luto. Kaya hindi mo mapigilan, hindi kumain. Ako pinipigilan diba? Ko. Ako hindi ko kaya. Kasi nga, pagka ginawa nila, niluluto ko talaga. Diba? Kumakain ako. Oh, yes. Oh, yun, diba? I love to see them together. And forever. Ako, I always hope and pray Oh. na yung mga ganyan, like may baby sila, mm-hmm. diba? As much as possible, diba? Para ang sarap makita na yung kanilang pagmamahalan, mm-hmm. if they wanted to, yung love story nila, yung buhay mag-asawa nila, to make it private, mm-hmm. pwede namang minsan ibigay natin sa kanila, diba? Mas dapat naman. Oo. Kasi tao lang din sila. Na, tsaka hindi natin sila pag-aari. Kumbaga, kahit sinabi nila public, figure open sila. Book. Pagdating ng ganyan, ibigay naman natin sa kanila. Truly. It's ayan. Their private, ano. Ang oras, 9:21. Mga kaservisyo. Ay, 9:22 na agad-agad. Ang bilis ng oras. Opo, mga kaservisyo. Sa ating pagbabalik, naku, may mga makakasama po tayo. We will celebrate LGBTQIA+ community. Siyempre, abangan sino sila. Dito lang po yan sa Showbiz Sideline. Showbiz! Showbiz! Showbiz Sidelines. Yes na yes, mga kaservisyo, ang oras 9:25 sa buong kapulaan ng Pilipinas. Kapiling Kabonding, ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po, si Jaiho. Together with the ever laughable, Papa, Ito na yan. Nagugulat. Hindi nga masyado. May pasapa ako hanggang ngayon. Yung huli, may pasa dito. Alam mo naman, sensitive yung skin. Ganun kasi skin ko eh. Sensitive oh talaga. My God, I'm sorry. Kailangan mong gumamit ng beauty tour para. Ay, nailusot. Mukhang may nanonood. Oh, hindi kailangan. Lagi nakasupport sa atin sa Teleradyo. Noong anniversary natin, nagpaulan tayo ng beauty term sa market. Inulit. Yeah, syempre. Yes. Diba, no? Pero ito na. Sabi ko nga kanina, mga kaservisyo, bukod sa mga showbiz balita natin, syempre, hindi rin po pwede na wala tayong bisita na live the live sa ating programa. Kung nung mga nakaraang episodes, actually hindi, kung mga nakaraang episodes po, marami tayong mga naging bisita dito na syempre part din ng LGBTQIA+ community. Tapos, alam mo, tomorrow, Papa A, isang drag queen ang makakasama natin tonight. Kaya ang mga makakasama natin, di ba? Very diverse ang programa natin. Kasama natin ang mga friends ko from Dasma. Uy! May ganon. Dasma, Tombong! Charing! Diba? Charing diba lang. Ganun yun? Oo, charing lang. Pero iba yung sa kanilang titulo ngayon. Yes. Siyempre, ipagdiriwang po natin ang LGBTQIA+ this September. At extended sila hanggang October kasi ganun yung ganap nila. Kung mga nakaraan po, siyempre, yung mga impersonators, naging guest natin at bukas nga drag queen, kaya dinrag natin dito yung tatlo. Ganun. Tatlong finalist na ba? Ng mga contenders. Ganun. Yes. Ang makikipag sabayan sa Papogian, Palakasan, Pagtatalino rin, syempre nandyan na. Please welcome on the show ang mga contenders sa Tomboy Philippines 2024. Para mas maganda, kayo magpakilala sa sarili nyo. Parang presentation of candidates din. Ganun. Di ba? Para mas maganda. Sige. Starting off with our far right. From our far right, go. Hi, my name is Bana Daranciang, proudly representing Santa Rosa, Laguna. Wow! Thank you so much, Bana. Up next. Hello, ako si Mitzi Ankog from Iligan City, number 17 sa Balota. Charing! Sa October pa. Sa October pang filing. Tapos siya may charing. Oo, pero diba, parang funny. Yes. Thank you, Mitzi. Last but definitely not the least. Hi, good evening, everyone. I'm Prince Obliada from Quezon City. Ang bongga. Gusto ko lang sabihin, di ba, ang cute talaga pag kayo mga
tomboy. Mm-mm. Hindi kasi ako sanay na tawagin tomboy. Okay lang naman tawagin, 'di ba? Kasi yun naman din content. Kasi 'di ba yung iba may ibang term pa diyan. Iba para sa magic. Okay, may iba pang term, 'di ba? Ngayon tomboy na yun tawagin, pero sige, ayan dahil may courtesy naman tayo at pumayag naman sila. Ang cute nila tsaka ang gagwapo no. Correct. Minsan nga isipin ko nang talaga, pwede palit. Hindi, tsaka ito diba? Pwede pa di. Ba't kaya ganun? Marami pa rin namamanga. Siyempre, pag sinabi mga pageant, kadalasan siyempre mga babae, straight women, tapos straight men para dun sa mga male pageants. Okay, nagkakaroon nga ng Miss Gay. Pero meron din pageant para sa mga tomboy. Ang tomboy Philippines. Kaya hindi nyo kaming kwentuhan. Paano to? Tungkol kayo, saan? Paano nyo na-discover ang tomboy Philippines? Mm-hmm. Kasi I'm sure, ito ba ang first? First national competition. Paano nyo na-discover ito? Kasi galing kayo sa iba't ibang lugar eh. So, na-discover namin siya Facebook kasi pinost talaga siya sa Facebook. Tapos, may mga details lang na ito yung audition. So, nag-go through kami ng audition process. Tapos, dito na kami, 30 kami lahat actually. 30 from different parts ng Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Mm-hmm. Bakit nabuo yung pageant ng Tomboy Philippines? Diba parang, kunwari, yung to celebrate yung womanhood, yung beauty of Filipinas, pag sa mga ganyan, diba? Mm-hmm. Yung Tomboy Philippines, ano yung pinaka-advocacy or reason behind this? May pag-ganyan. So, yung nag-found kasi talaga ng Tomboy Philippines. Yung galing sa Les Quest Productions, sila Ma'am Cheat and si Sir Kawi Santos. Kasi, yung Tomboy Philippines, nanggaling talaga siya sa dream nila na maging malaki na yung representasyon ng mga tomboy sa Pilipinas in terms of pageants. Kasi yung nga na-mention nyo, di ba, na may Miss Gay, may Miss Earth pa yan, Miss Universe, ganun. Tapos may Mr. Incontinental pa, ganun. So parang ang daming representation for those sectors kasi sa Pilipinas pa lang. Pero mga tomboy, parang barangayan meron. Siguro, swerte na kami kung may city. Yes. Pero as in national, as in yung pinagtutuunan talaga ng mga tao. Pambuong Pilipinas na. Wala. So may mga sumali rin from Visayas and Mindanao. Talaga? Mindanao. At tapos dinala kayo dito? Naka-timing lang nakatira ako ng QC. Tama. So possible naman sumali. I-represent yung kahit na taga Metro Manila ka, pero kung saan talaga yung roots mo, pwede. Yes. Nag-online. Meron ding mga nag-online audition. Ay, antara. Nice. Ngayon, na-meet nyo na lahat yung 30 plus kayo, yes, diba? Yes po. So, very kamusta? Nice. Kasi syempre, diba, pag pageants, sa pagkakaalam ko, diba, meron yung mga advocacies, yung pag nanalo ka, ganun. Kamusta? Like, unahin natin si Bana. Ano yung advocacy mo if ever given a chance na ikaw ang tanghalin, nakauna-una ang Tomboy Philippines winner? But when it comes to advocacy, parang part na siya ng program. So, part siya sa pinakapigbabasihan sa amin. So, every one of us, for those 30 candidates, required kaming gumawa ng advocacy. Baga kasama sa requirement, no? Pag, ano yung sa'yo? Saan ka nakatuon? More on stray cats and stray animals, yeah. Ang saya. Ayun. Siyempre, karamihan talaga yun sa mga pageants, lagi na may advocacy na kakabit. Miss Earth, about Mother Earth, taking care of the environment. Ganun din naman yung Miss Universe, Mutya ng Pilipinas, may kanya-kanya sila. But it's always a celebration of womanhood o kaya yung masculinity ng mga lalaki. Pero yung Tomboy Philippines, ano doon? Ano yung gustong itanghal? Diba, kunwari pag Miss Universe, the beauty and wit and brains of the women, ganyan, the true essence of women. Ano yung isinusulong ng Tomboy Philippines bukod doon sa sarili niyong advokasya? Ay, teka, bago nila sagutin, Papa, ano yung kay Mitzi yung, at yung kay Prince na advocacy niya? Yung sa personal advocacy ko kasi, dinidecide ko pa kung ano yung pinaka-specific talaga. Kasi nasa realm kasi talaga siya of human rights. And pinag-isipan ko pa kung alin doon kasi very obviously kasi tomboy ako. Of course, pass the SOGIE Equality Bill. Tama. Pero parang ano ba yung related kasi dyan na pwede ko pang mailawak yung advocacy ko. Tama. Pagdating sa entablado na pag-uusapan ko na siya,
during sa advocacy speeches namin. May isang platform ka pa para maihayag mo yon. At itong plataforma na to, ang pagkakataon mo para ma-voice out mo pa yan. Ang galing. Yes. Ayan. Si Prince. Prince. Yung Tomboy Philippines po kasi, parang hindi lang siya papogian. Ayan. Yun nga, ipap... Pagandahan. Charis. Pwede rin. Parang ipapakita na being a tomboy or part of the LGBT community, hindi lang siya yung sa itsura. Uh-oh. Meron din kaming parang ipinaglalaban ng mga advokasya. Okay. And yung advocacy ko po, secret. Kasi bibitilin ko kayo, sorry, para manood kayo ng program. Kasi kasama siya sa part judging of the pageant siya. Diba yung, kasi minsan yung sa closed door interviews, diba may ganon? Doon mo siya i-announce kung ano talaga. Kasi ginigraden din talaga siya. Kung ano man, baka nakikinig ang ibang mga contestant ng Tomboy Philippines. May strategy pala si Prince. Umi-strategize. Kaloka. At saka feeling ko, based dun sa sagot nila, Papa A, yung tinanong mo, na-answer na rin nila. Yan. Na aside sa papugian, aside sa ganyan, meron talaga silang mga ipinaglalaban. Correct. So, ipaglalaban nyo rin ba yung mga segments dito? Kasi diba usually, naka-template na yung ano na yan, mga segments na yan. May presentation of candidates. May pa-opening number din ba kayo? National costume. National costume. May evening gown. Wala evening gown. Suit sila, swimsuit. Diba? Okay. Wala na silang swimsuit for sure. Uh-oh. Bali sa preliminary po, bali ang pinaka ano namin dun is merong swimwear and talent portion. Swimwear? Yes. Oh, parang summer attire. Yes. Abangan nyo kasi medyo pasabog yung outfit namin doon. May magtutupis na ano. Malay mo, diba? Yung mga ganyan. May magpa-talent, diba? Very nice. Alam nyo, diba, Papa A, na-mention natin na pagdating sa pageant, ang hirap kaya pag contestant ka. Correct. Diba, hindi ganun kadali. Akala, kasi diba, pag nasa labas ka na ng stage, sobrang na yung ngiti mo, yung parang give na give ka na. Pero yung walang tulog sa rehearsals, yung pagod, totoo, physically, emotionally, mentally. Yung pressure is real. How do you handle things like that? Mm-hmm. Like halimbawa, lalo na pag malapit na yung pageant, diba? Yung paano, na-experience nyo na ba ngayon? Meron na bang mga eksena ngayon? Paano nyo siya nalalagpasan? Dinadaga na ba kayo? Di ba parang gano'n? Tol, dinadaga na kayo, pare. I think, ano, I think it's, for me, yung pressure, privilege siya. So, for me personally, I always come back to the reason kung bakit ako nag-join, kung bakit ako sumali sa Tomboy Philippines. Sabihin nyo sa amin, pag yung question niya, naitanong sa Q&A. Yes. Diba? Yes. Nakapag-prepare na siya. Kasi, parang narinig ko na itong tanong na ito. Pwedeng maitanong yan. Yes. Ganon. Correct. Si Mitzi, ikaw, paano sa'yo? Sanay na kasi ako sa pressure. Okay. Kasi pinapasali ako ng mga competitions nung bata pa ako. Mm-mm. Or pinapa-perform ako kahit mema lang dun sa nung high school siguro. Ganun. Mga extracurricular sa school. So, tsaka ano, nasabihan na rin ako bida-bida ko. So, I take it as a compliment. As in, if napipressure man ako, it's kasi yung mental state ko at that time, gusto ng perfection when pwede naman hindi. Mm-mm. And ang pag napipressure na kasi ako ng ganyan, binabalikan ko lang rin na bakit ba ako sumali? Kasi may premyo. Malaking bagay. Mamaya, pag-usapan natin premyo. Siyempre, I'm sure attractive ano yan. Kaya ano. Kaya ano sumali yan din. Ay, ikaw, Prince. Si Prince. Anong stand mo doon? Oh, honestly po, meron talaga akong stage fright. Oh. So, itong contest na to, I take it as a challenge. Wow. Kasi diba? Parang, pag, di ba nga, sabi nga natin, conquer your fear. Yes. Tama. So, pag nalampasan natin to, parang napakalaking milestone para sa akin. Oo. At saka hello, no? Sorry to cut you, Paul. The fact that you are here tonight, hindi lang tayo napapakinggan. Tama. Napapanood tayo all over the world. Correct. So, yung nako-conquer mo na siya without you noticing na parang, ay, oo nga, no? Kinakabang ka ba ngayon? Okay. Oh. Diba, at least, diba, the way you answer, diba, na ibibigay mo naman yung gusto mong sabihin at sagutin. So, yan yung mga ganyang bagay, Papay. Ang gandang ano niyan, training ground.
sound. Oh, this is a preparation for yes. you already, di ba? Ayun. Oh, eto na. Siyempre, sinabi naman din natin na pang-cute lang ito. Kasi siyempre, curious yung mga ano, yung mga nanonood sa atin. Nung bata ba kayo, alam nyo na na, ayan, magiging tomboyita na kayo. Agad. Kasi di ba parang ganun meron na. Tsaka, yung ganun tipo, alam nyo na na nandun na, meron na kayong ganyan. Sige, go. Opo, ever since na nagkaroon ako ng isip, parang yung mga nag-aalaga sa akin, kukuha ako ng flowers sa labas, oo. Bibigyan ko. Ha? Mga nag-aalaga sa iyo? Oo. Yung mga, tapos yung mga laruan ko po, oo. Mga baril, kotse, ganun talaga. Tapos pag susutin ako ng dress, ayoko talaga lumabas ng bahay. Di mo bet? Oo. Malay nyo kasi yung, di ba minsan bago, yung preliminary, yung mga questions na ganyan sa mga judges, mamaya lumabas, at least naman napiprepare na kayo. Siyempre, sometimes yung mga board of judges would find or look out for cute questions and answers from you. Baka iniisip nyo, nakaka-pressure ka, baka mabigat yung questions. Yung pala, hindi naman. Gusto lang makita yung personality ninyo and how you express yourselves. O ikaw, Mitzi? Naalala ko ang first time na encounter ko kasi yung term na tomboy dahil sa lola ko. Oh. Kasi foundation day, tapos kinder ako nito. Oo. Naka-dress ako na polka dot na green. Yes. Tapos, ang sinasayo kasi namin makarena. Oo. So, yung makarena, ganun. Tapos, kembot. Oo. Hindi ako marunong kumembot. Tapos, nung ano, nasa isang kwarto na kami noon ng lola ko, sabi niya, tumboy ka talaga, no? Hindi marunong kumembot. Kumanon siya. Uh-uh. Tapos, ano, parang, ever since, matagal ko siyang pag-isipan uh-uh. kasi hindi ko alam and natututo ako eventually na ito yung ibig sabihin nila ng tomboy. Lumaki rin akong sobrang religious. Oh. Hindi, sobrang discouraged siya. Uh-oh. So, ang tagal rin bago ako nag-come to a point na na-accept ko na. Nag-out ka talaga na parang ito talaga yung ano, naramdaman ng puso ko. Tapos, ngayon, parang this year lang, nagkita kami ulit ng lola ko. Tapos sinabi ko na sa kanya, kasi ang tagal na namin ng partner ko, ngayon ko lang nasabi sa kanya na kami. Mm-hmm. Tapos, ang... Siyempre, well, yung una niyan, best friend. Oh. Di, akala niya, assistant ko raw. Huh? So parang ako, huy! Ano yun? Tapos, pero, ang ano lang, ang sweet lang, kasi sabi ko sa kanya, hindi ko yan assistant. Jowa ko, ganun. Uh-oh. Tapos gumanon siya, tapos akala ko nagagalit na, natatakot na, baka magka-heart attack siya. Uh-oh. Tapos pag ganyan, alam ko talaga dati pag ganyan kayo. Okay na pala. Diba? Sometimes talaga maganda na sa'yo manggaling. Totoo yun. Diba? Kaya it's never okay to out a person, diba? Or someone, lalo na if they're not yet ready, diba? Oh. Dun sa kung ano yung pinagdadaan nila. Kasi pwede kasi sa loob ng puso mo at isip mo, naglalaban pa kung ano ba, sure na ba? Diba may ganun? Oh. Siyempre pag sure ka, na kasi, pag hindi ka naman sure kasi pwede kasi, pwede mong labanan, diba? Pero pag nilabanan mo kasi, diba, hindi ka fully happy. Tsaka, kasi parang gusto mo lang i-prove yung mga sinasabi ng tao. Pero pag nilabas mo na talaga na, this is me. Correct. Diba? Kadalasan tsaka bang lambak lang, this is me. Oh, may ganun pa. Sorry, may ganun pa ako. Diba? Nag-aalaman pa daw yung iba. Ano ba? Magsasabi ba ako? O aamin ba? O hindi? Yung pala, pinakamatagal na nakakaalam, yung magulang natin. Yes, mula umpisa pa lang, alam na. Kumbaga parang, nihintay ko lang sabihin mo, pero dati ko pang alam. True. Diba parang ganun? Si Bana Alawi. O si Bana. Iba yun. Ivana pala yun. Bali yung sa akin, dalawa po kasi kami sa family ko. Oh. Ako po yung bunso, tapos yung sumunod sa akin, trans man na siya ngayon. Oh. Ay, ang bongga. Yes. So, ako nung bata ko, alam ko na tomboy ako. Oh. Kasi iba talaga yung gusto ko, babae talaga. Okay. Hindi ako na-attract sa lalaki. Tapos, yun nga lang, naunahan ako mag-come out ng kapatid ko. Tapos nung nag-come out yung kapatid ko, hindi pa ganun ka-open yung mother ko. So, medyo nabugbog yung kapatid ko. Hindi na ako nag-come out. Muna! Oo, muna. Nag-come out na lang ako. Nung may work na ako, kaya ko nang panindigan. Sustentuhan yung sarili mo. Diba, grabe. Aminin naman natin, no? May mga nagko-comment nga na parang
di ba before, ang hirap pag part ka ng LGBT, lalo mm-hmm. pag sa bakla. Mm-hmm. Ganon din pala sa mga ano lesbians, mm-hmm. di ba? Meron din sila kanya-kanyang mga naging struggles mm-hmm. sa life nila, growing up. Mm-hmm. Kumbaga, hindi easy talaga yung kung ano yung posisyon. Eh, syempre, ako nga lagi ko nga sinasabi, hindi naman po namin pinipilit, mm-hmm. di ba? Pero wala naman po kaming ginagawang mali at masama. Mm-hmm. Kami po ay mga human beings din. Mm-hmm. We just want also na maging masaya, maging mm-hmm. happy, as long as hindi ka nananapak ng ibang tao. Mm-hmm. Diba? Ako, sa tingin ko, yung Tomboy Philippines at kung ano mapang pageant na involve ang LGBTQIA+, more than the pageant, more than entertainment na nabibigay nito or pag-uplift ng culture, nage-educate din ng mga tao. Yes. Diba? Yun yung parang isa dyan na advocacy na kaya po sila nag-out, nag-hold ng competition para mas maging bukas yung isipan ng mga manood na ganito. And through a pageant, napapakita nyo yun. Yes. Para mas maintindihan nila, ayan pala ang pinagdadaanan nila. Parang part of gender and development din na, yes. Kailan ba siya tatawagin? Sir o ma'am? Ganon, di ba? Yung ganyan, di ba? Naging issue yan, di ba? So, which brings me to ask, kasi nga, nauuso nga sa mga social media, yung pangalan, tas may parenthesis, kaya pronouns. Tawag na she, her, they, them, he, him. So, part of educating the people para mas maintindihan nila yung mga pronouns nga na tinatawag. For example, Bana, bakit ang pronoun mo ay she, her? Nako, bago natin marinig yan, sa oras na 9:43, abangan ang kasagutan sa pagbalik ng Showbiz Sidelines! Showbiz Sidelines sa Teleradyo Serbisyo at Radyo CIS 30. And we are back, mga kaservisyo, sa oras na 9:46. Kayo pa rin po ay nakatutok sa inyong paborito, ang Showbiz Sidelines. Kanina, bago na commercial break, diba? Yung topic natin about sa kanilang mga pronouns. Yes. Dahil nga trending na trending yan. Kung correct. Pag ikaw ba ay lesbian, gay, mm-mm. or basta kahit na ano, kasabi ka ng LGBTQIA+ community, gaano na nagmamatter sa'yo ang pronouns? Like kanina, si Bana, she, her ang iyong pronouns. Oo. Kwento. Bago mo sagutin yan, naku, nakatutok ngayon. Nakatutok kayo, nakikinig. Mukhang bahagi din yata sila sa pagpo-promote ng Tomboy Philippines tsaka ng LGBTQIA+. Yan sila, Mr. Bernard Peralta. Hello! Naku, magkakasama sa pati si Lynn Gutierrez. Magandang gabi po. Diba? Ganun naman. Kaya bongga. Maganda daw yung ginagawa ninyo na nage-educate din ng LGBTQIA+. Diba? So, ayan. So, para mas malinaw ngayon, pakilinaw nga, pakishare sa atin. Ano ba ibig sabihin ng mga pronouns nun? Gaya sa'yo, Bana Daranciang, pronouns mo ay she, her. Yes. For me personally, yung pa rin yung preferred ko kasi mm-mm. mas, like for example, mm-mm. mas prefer ko pa rin pumunta sa mga CR ng pambabae. Hindi ko pa rin preferred na pumunta sa mga CR ng palalaki. Simple things like that. And to be honest, okay lang naman sa akin kahit anong itawag nila. Like, ma'am, sir, minsan tinatawag nila akong sir. Na-appreciate ko yun. Pero may mga tao na hindi natin pwedeng pilitin na tawagin kang yes. sir, di ba? So, for now, mas preferred ko pa rin talagang yung pronouns ko is her. Actually, alam mo yung sinabi niya na may mga tumatawag na natural lang na pag nakita, di ba, based on your looks, di ba, minsan nga nalilito na, ma'am, ay sir, di ba yung mga ganun, sobrang na-appreciate ko din yun, papay, pero sabi ko, okay lang, kahit ano yung tawag mo, bahala ka. Correct. So, yun, malinaw na si Bana ay tatawagan pa rin ma'am at siya ay she at her. Question, aside from being a contestant for Tomboy Philippines, bago sumagot din si Mitzi Chassi Prince, anong ginagawa mo for a living? Like, you mentioned kayo na may trabaho ka na ano na yung pinagkakabisihan, pinagkakabalahan. Ngayon po, nag-work ako sa BPO as a call center agent. Ay, very nice. Namimiss ko ang BPO kasi I started dati, diba, sa BPO. Hello sa mga bayaning puyat na ating yes. mga listeners. Diba yung nantawag sa atin? Ayan. Thank you. Mitzi. Yeah. Mitzi, kung si Bana ay she at her, bakit ikaw naman they, them? Andami mo. Hindi. Diba? Kasi diba? Date. Ito yung date. Andami mo. In the spirit of education. Charing! Yeah, no. In the spirit of education, nag-start kasi talaga yung pronouns na they, them as singular use. Okay. Hindi siya. So parang nag-change lang siya through the years na naging they, them, plural. Pero
grammatically speaking, okay pa rin kasi siya kahit pa paano siya gagamitin. Mm-hmm. Pero kaya nagdidem ako kasi yung naging experience ko over the years, pag tinatawag akong she, her, may masamang ibig sabihin. Mm-hmm. Pag yung mga tao sin-she, her ako, kahit alam nila na ganito yung mm-hmm. ano ko. Kasi naintindihan ko yung mga, kahit sino man yan, mm-hmm. maintindihan ko kung hindi nila alam. Ano, okay lang yan sa akin. Pero kadalasan pag sin-she, her ako ng ibang tao, mm-hmm. nasa-sense ko na parang may mali siya mm-hmm. yung pagkasabi nila. Mm-hmm. Or minsan intentional eh, mm-hmm. di ba? Inaasar tayo. Mm-hmm. Diba? Minsan naman kung he, him, may parang pinagtatawanan ako. Mm-hmm. Na, uso yan sa TikTok eh. Oo, di ba? Pag naka-live ka, sir, boss, ganun, oh. ganun. Kala naman nila na offend yung mga ginagano. Oo, parang pag hinihihim ako, parang pinagtatawanan ako kasi madalas nakikita ko na yung mga tao pag yung tomboy, mm-hmm. nagpakalalaki lang daw. Siguro may ibang tomboy na gusto maging ano, lalaki sila, ganun. Mm-hmm. Ako kasi, bakit ko naman gustuhin yun para sa sarili ko? Masaya naman ako sa sarili ko. Mm-hmm. Parang ganun. So parang, Nagkaroon ka lang ng trauma before pagdating sa mga term-term yan, na ganyan. Yan, tsaka hindi siya angkop sa experience ko. Parang feeling mo hindi appropriate sa'yo. Mm-hmm. Oh. Kasi yung experience ko rin with she and him, parang, ang daming expectations na maging babae, maging lalaki. Mm. Ayoko nang ganun eh. Kasi, kunwari, nagugulat mga tao sa masaya ako tapos ang in-expect nila yung ganun. Hindi eh. Ex-bi-gen-san. Hindi eh. Kasi yung mga gusto kong sayo, Beyoncé eh. Wow! Oh, kanya-kanyang amat. Asan pa ba? Totoo, diba? Kanya-kanyang tripatama. So, sorry lang ba? Mm-hmm. Sorry yan. Alam mo, tinitingnan ko sila tsaka narinig ko sila papaawil. Gusto ko lang ipagsigawan. Ang nanay ko po ay dating tomboy. Mm-hmm. Yes. Tapos sa police kasi sila ng tatay ko. Criminology mm-hmm. sila parehas. Doon sila nagkakilala. Mm-hmm. Pero tingnan mo naman, nanay ko yung girl na girl na siya. Mm-hmm. Pero proud ako pag nakikita ko yung mga pictures niya. O, nak, tingnan mo, tomboy si mother. Ganun-ganun. Mm-hmm. O, diba? Mm-hmm. Da, iba nga ng trip yun. Nangingialam kayo. Mm-hmm. Charing. Kaya parang madalas, nagde-daydream ako pag i-refer ako in English. Okay. Kasi at the end of the day, ang gusto ko pa rin, kausapin ako. Kung marunong naman mag-Pilipino yung kausap ko, edi tawagin mo kung siya. Okay. Pero i-date mo kung clear. May ibang ano. Yes. Yes. Michi, thank you to all of you. Yeah. Kasi nga day. Okay. Kasi nga day. Oh, oh. Mali mo, di ba? Oh, may mga iba din na mga, finally, may nakapagsabi. Di ba? Yung mga ganon. Ganon. Si Prince. Prince. He, him. Ayan, balansi silang tatlo eh. Ayan, galing. May share, they, them, tsaka he, him. Sa akin naman po kasi, ever since bata pa ako, pinaportray ko na talaga is yung manly nga. Although, ayoko naman sabihin, syempre kasi limited pa rin yung mga kakayahan ko. Mm-hmm. Hindi ko, marami pa rin akong hindi kaya na nagagawa ng mga totoong mm-hmm. Mga male. Pero, yun nga, mas confident kasi ako pag kunwari sabi no, oy sir, oy, parang yung puso ko, parang oy, oy. Kasi yun yung nararamdaman mo, diba? Yan. Ah, okay. Okay, kagaya sa mga trans, mm-mm. may mga nakausap ako na interview before na ang alam nila talaga mula pinanganak sila, babae sila talaga, mm-mm. na nasa katauhan lamang, diba parang ganun, na yun talaga ang alam mo, na sometimes, pag naririnig or napag-uusapan, mm-mm. many na nasanay doon sa dapat lalaki ka, babae ka, dapat uh-oh. Ganun. Parang ano, ginagawa nilang parang isinusumpa nila. Mm-hmm. Diba yung, ala, hindi, walang ginawang babae, ano, tomboy at bakla ang Diyos. Mm-hmm. Yung mga ganyan. I understand, may kanya-kanyang opinion, diba? Mm-hmm. Pero yung, minsan, hindi mo maiintindihan pag nakausap mo na yung tao, mm-hmm. na yun yung naramdaman niya talaga ever since na pinanganak siya. Mm-hmm. So lahat nung na-mention, mapa she, her, mm-hmm. they, him, mm-hmm. he, babagsak naman yan, bottom line, R-E-S-P-E-C-T, diba? Respect. Uh-oh. Diba? Dun sa kapwa mo, kung ayaw mong gawin sa iyo nung iba, wag mo rin gawin kasi hindi ka naman nila inaano, di ba? Pero saka, thankful today na right now, mas vocal na napag-uusapan na tayo at mm-hmm. meron na tayong iba't ibang platforms, di ba? Mm-hmm. Tsaka it boils down to H-U-A-M-A-N beings, human beings, yes. lahat talaga. Yun lang naman yung tao tayo lahat. So, ito na. Kasi di ba meron kasabihan na, yung mga
okay, lagi yung provider, lahat tinatrabaho niya, napasalo, di ba ganyan? Ang dami. May gano'n, ano naman? Di ba parang ganyan? Maraming side hustles, ang daming rackets, ang daming kayang gawin. Yung mga tambay naman, yung mga side hustles. Ano naisip kong provider kasi sa jowa? Di ba, gano'n sa pamilya, ganyan. Yan, siya lahat ang nag-aasikaso. Ang mga tomboy naman, ano yung mga side hustles? Ganun di ba kayo? Ang dami yung tinatrabaho just to provide for your family. Ano-ano yun, just in case? Ako, like ngayon, ang pinaka-stable in work ko is sa BPO. Aside from it, pagluluto, ganyan. Ah, lahat. Benta-benta ka rin naman. Yes. O online? Really nice. Yes po. Ay, taro. O i-promote mo na agad. Uh-oh. Saan pwede bumili sa'yo? Ano yung mga bestseller? Santa Rosa yun. Okay lang. Marami tayong listeners sa Santa Rosa. Ayan. So, yep. Pag may time kayo, message nyo lang ako. You can find my Facebook at Bana-Bana. Just kung gusto niyo magpaluto ng mga pagkain, pasta, nice. Ganyan. Yes. Specialty natin yun. Pare, mga pulutan. Yes. Yun. Yes. Yes. Thank you. Pulutan. Oh, Mincy. Go. Yung work ko kasi talaga nasa creatives. Mm-hmm. Ngayon, freelancer ako. Yung focus ko ngayon is nasa video editing. Wow. Tsaka minsan technical directing pagdating sa mga streams. Uy. Ganun. Pero ngayon kasi nagpaplano na ako na mag-start na yung onting negosyo, maliit na negosyo na yung magde-deliver ng mga kape. Nagawa ko. Kape? Kape. Ang saya. Pwede na tayo. Pandem na kayo. Correct. Pag ano kayo. Correct. Cafe, kasi nasa kanya na yung pasta, nasa yung mga... Correct. I'm sure ikaw naman, Prince, si may gumawa ng cupcakes. Hindi, siya yung delivery app. Siya yung delivery app para ma-deliver yung mga yun, Prince. Saka naman po yung pulutan. Inuman. Hindi, meron po aming family business, seafoods. Dito lang po, plug ko na po. Oh, yes! Sa farmer's market po, kung kailangan nyo po ng fresh fish and seafoods, Riza Fresh Fish and Seafoods po. Uy, ang bilihan talaga ng mga masasarap na sugpo, seafood sa farmer's market. Yes. Ang pangalan sa inyo ay? Riza po. Riza's. Fresh fish and seafoods. Oh, bisitahin niyo po 'yan. Anong stall number niyo, alam mo ba? BB17 and 18 and CC17. Oh, sorry. Dami. Pag nabisita tayo na lahat. Diyan hanapin natin ang Risa's Papa Egg. Sige. Kasi lalo na nung pandemic, diyan ako bumibili talaga kasi crave na crave ako dati sa hipon, ganyan. Sa Tomboy Philippines na may ganun din, Tomboy Universe, Tomboy International, o isa lang yung grand winner. Isa lang. So talagang pag in-announce the first ever Tomboy Philippines goes to ganon. Yung corona isa lang. Talaga wala na yung kunyari Tomboy Philippines Universe. Earth, may wind, ano first runner up and second runner up. Oh. Pero as in winner, isa lang po. So, i-promote nyo na kailan mangyayari to, saan, yes. Hanggat may oras pa tayo, go. So, yung preliminary night namin ay sa October 5, dun sa the 1690 Entertainment Bar. Dito? Dyan lang. October 5 to Saturday, and then 2 weeks after, yung coronation night naman namin, na sa Music Museum sa Green Hills, may tatlong ticket tiers to. So, if gusto nyo pa na more information tungkol sa tickets, tingnan nyo lang yung Tomboy Philippines na page sa Facebook. You can also message si Ma'am Chit Reyes and Sir Kawi Santos para sa more information on the tickets. Ayan. Siyempre, invite nyo rin sila sa inyong mga own social media accounts, Instagram, TikTok, go. Iniimbitahan ko kayong suportahan yung Tomboy Philippines for now, and then... Yeah, meron din kaming voting, online voting. Mm-hmm. So, pwede kayong pumunta sa website namin. It's lesquest.com. Yeah. So, pwede silang bumoto ng daily for free using SMS and email. And then, meron ding ways para bumoto ng mas marami pa.
Yun. Okay. Check it. Some more information that you want to share tungkol sa competition or okay na yun, please support Tomboy Philippines. Yes. Thank you very much sa mga guests natin, si Bana Daranciang, Mitzi Angkog, at Prince of Leyada, ang abangan nating mga contender sa Tomboy Philippines. Maraming salamat. God bless. Thank you, Bana, Mitzi, and Prince. Maraming salamat. Kulang ang oras, pero ang sarap sana, no, kung pwede silang mag-share about their pinakabonggang love story, heartbreaks nila. Malay nyo sa susunod, di ba? Kasi madalas naririnig natin ang mga story ng mga sangkabaklaan. Ano naman kaya ang kwentong pag-ibig ng sangkatomboy ngayon? Yun. Oh, abangan diba? Po yan sa susunod na programa kay Coach V. Ito po ang Love Connect. Ayan. Hindi ano. Hindi connect ka dyan. Ayan na nga. Sabi si ko ano ni Dr. Luisa at saka si Sir Franco. Thank you very much. Happy Monday, everybody! Mm-hmm. Magkarinigan po ulit tayo bukas, 9 to 10 p.m. Kasama naman natin si Mua Dayaw, isa sa mga up and rising na ano na drag queen po siya. So, tumitrending ang kanyang mga videos ngayon dahil sa husay niya sa pag-perform. Abangan! Ako po, nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Ako po, si Jaiho. Ako naman po, the ever laughable, the ever lovable papa. Aawaw pa! Hanggang bukas pong muli, dito lang sa Showbiz Sidelines! Showbiz Sideline. For the more chika and showbiz updates, subscribe na sa Teleradyo Servicio YouTube channel.